Hello! Kumusta? Si Dudes po uli. So, welcome back po uli sa aking tutorial ng Photoshop para po sa mga beginners, sa mga nag-aaral pa lang po. So, since na medyo marami na tayong natutunan sa mga basic na tools, ngayon naman ay pag-aaralan natin yung basic na beauty retouching. So, since na pag-aaralan natin yung mga categories ng Photoshop, kung naalala nyo, isa sa mga basic category ay yung retouching tools. So, kung anong mga yon, ito yung mga retouching tools, kaya ng clone, stamp tool, or yung spot healing brush tool, healing brush tool, patch tool, content aware move tool, or red eye tool. So, ito yung mga basic tool na gagamitin natin sa beauty retouching. Alam naman natin na marami na ngayon ng gumagamit ng smartphone at marami na rin mga apps na lumalabas for beauty retouching, lalo na sa mukha. Mas madali na lang mag-retouch. So, since nag-aaral tayo ng Photoshop, kailangan rin natin matutunan ito. Mas maganda na makukuha natin at malalaman natin kung paano nga ba ginagamit ito mga beauty retouching. Actually, limitado lang yung kayang gawin ng mga apps. Itong Photoshop, mas powerful siya for beauty retouching. So ngayon, pag-aaralan natin yung mga basic lang. Paano ba yung madali na pag-retouch? So, meron ako ditong sample na picture. Pag-aaralan natin yung gamit ng etong mga healing brush tool. So, as always, backup natin yung file natin, duplicate here. Ayan, tapos start tayo, lapit natin ng konti para makita. So, halimbawa dito sa mga nakita natin, may mga hindi maganda para sa atin. So, pamagitan ng spot healing tool or itong mga healing brush tool, patch tool, kaya natin tanggalin yan ng madali lang. Kaya nito, gamit natin itong spot healing tool. Halimbawa, gusto natin tanggalin ito. Click lang natin yan. Pansin nyo, nawala na siya. Click lang natin yan. Ganyan ka-powerful ang spot healing tool. Ayan. Ayan. So, ano pa? Ayaw natin makita. Ayan. Ayan. Yun, ganito ang kayang gawin ng spot healing tool. Ganun din naman itong healing brush tool. Itong healing brush tool, kailangan gamit mo itong alt na key, alt key sa ating mga keyboard. Tapos select tayo ng area na gusto nating ilagay natin dun sa ano, halimbawa ito, press yung alt key, tapos pindot yung ito. Kung nakita nyo, may sumusunod na yung texture na kinuha natin dito kanda. So, pag in-click natin yan dito, yan yung kukopyahin niya. Walang ano, itong halimbawa ito. So, natin tanggalin to gamit itong ano. So, yung brush natin, may malaking bagay yan. So, yung hardness niya. So, malaking bagay din yan. Kailangan marunong tayo tumimpla dyan. Ayan. Para siyang clone stamp. Itong clone stamp, ganun din ang ginagawa niya. Gamit din yung lakihan natin. Gamit yung bracket key sa ating mga keyboard. Tapos, space bar para sa pan. Tapos, imbawa, tanggalin natin to. Delete natin. Tanggalin natin tong parang munal.
Yan. So dito, kakopyahin natin. Ito yung gamit natin, clone stamp, no? Click tayo dyan. Click dyan sa may itong target area. Tapos lagay natin dito sa... Actually, gawa tayo ng... Pwede mong i-brush lang dito. Ayan, no? Pero kailangan, marunong kang tumimpla dyan sa opacity. Kasi makikita mo yung texture talaga niya. Ayan, no? So, halatang halata siya. So, kailangan yung opacity, kukonsider natin yan. Yung blending, yan. Ano siya, hindi siya mapansin. So, itong retouching tools, itong spotting, kung alin yung madali sa'yo na kaya namang gawin kaagad. Kasi itong clone stamp, kaya niyang i-clone yung, ano eh, sa pangalan pa lang niya, clone. Yan, pag kinlone, tapos naglagay tayo dito. Ayan, kung napansin niyo, kinakopya niya na yung... Ayan, kinakopya na niya. Kung napansin niyo itong may cross dito, ayan. Ayan, yung kinakopya niya. So, yun yung kayang gawin ng clone stamp. So, since kayang-kaya lang naman ng mga clone, spot healing or spot healing brush, yung pagtanggal ng mga... yung mga pimples, yung mga lunal, so yung ayaw niya makita, or yung itong portion na to, mga wrinkles or eye bags. Ayan. Ayan. So, malaking tulong yan sa pagre-retouch. Tanggalin natin. Ayan. So, kung contento ka na dyan, nawala na yung mga, ano mo, ayan. Ayan, kung okay na sa'yo, ayan. So, ganyan ang kayang gawin ng itong mga tools na to. Ano pa ba? Ngayon naman, pag-aaralan natin yung, so, alam nyo na yung kayang gawin nito. Ngayon naman yung paano natin palitin yung mga areas na gusto natin palitin or palakihin. So gamit yung mga selection tools natin, itong lasso tool, pinakamadali. Although pwede mong gamitin itong mga market tool sa pag-select. Ayan. Or pwede rin itong lasso tool, depende sa atin. Ayan. So, halimbawa, itong gusto natin lakihan, yung mata niya. So, always refine edge tayo. So, mamimili tayo yung view mode kung anong gusto natin yung mode dito. So, itong black, mas nakikita natin na nagbabago itong feeder. Pag nag-feeder tayo. So, feeder, mahalaga yan sa pag-blend ng texture, no? So, halimbawa, yan. Set natin. Tapos, Control J or layer via copy. So ito na yung kopya natin sa layer natin. Control T para sa transform. Tapos lakihan natin yung eyes niya, yung eye niya halimbawa. Ayan. Ayan na, tapos delete natin yung mga unwanted na. Ayan. Delete natin. So, yan na eh. Ito yun, oh. Ayan. So, halimbawa, off natin yung layer na to. Ayan, hindi pa siya maganda. Ayan. Ayan, pwede natin paglaruan yan. So, medyo hindi maganda yung kopya natin na sobraan nata sa feeder. Ulitin natin. Tapos, refine edge.
You there? Control J or duplicate layer, copy layer. Tapos balitan natin, yung mata konti, yan. So tingnan niyo yung kaibahan sa ginawa natin. Yan yung dati, ito yung bago ngayon. Dati, ito yung bago. So pwede natin linisin natin yung area. So ayan na, nagbago na yung size ng mata niya. So ganoon din sa kabila kung gusto niyo. Ganoon din dito sa ilong niya. Halimbawa, ayan, itong always select natin yung layer, kasi kung ano yung layer na area na or layer na tatrabahoy natin, dapat nakaselect din yun dito sa layer natin. So uli, refine edge, feather, yan. Subukan natin control J or duplicate or layer via copy. Ito na yung kopya natin, nagkaroon na ng layer. Control T for transform or escape. Punta ka dito sa arrow na yan, sa move tool or ito sa selection, control T mo, transform, or dito sa saan na ba yan, select type image. Hello, transform, edit, tapos transform. Ayan, ito yung sa menu bar natin makikita. So para mas madali, control T, select natin yung layer. So anong gusto natin, lakihan ba or liitan ba, it's up to us. So lakihan natin, limpawa yan. So ano, pansin ba natin yung kaibahan, delete natin yung gamit itong delete eraser tool, lakihan ng brush, tapos yung opacity buwasan natin para marinis natin yung gilid para hindi siya halata. Ayan, so ito yung una, original. Ito na yung bago. Ayan, lapit na rin konti para makita. Ito yung bago, ito yung original. So maging pag masilang ka masyado, makikita mo naman yung mga kaibahan. So pwede mong i-edit or i-erase yung mga medyo halata ng mga areas, no? So yun po yung ano. So ganun din po dito sa lips niya, pwede na natin edit yan. Oops, yan, ano ba yan, move natin. Wala. Lid, refine edge, feather. Okay, yan, layer via copy or control J, tapos control P. Asa na tayo, ito na yun, ito ba yun, lagyan natin ng ano, para ito, lagyan natin ng label para hindi na tayo mawala. Ito ilong, so nose. Ito yung sa mouth or lips natin, whatever. So sa mouth layer, click natin yung layer na yan, select natin, tapos ano nangyari, ulit kasi hindi tayo nakaselect dito sa layer na to, kaya ganun ang nangyari.
ulit, mistake. Ayan. So, refine edge ulit, tapos feather. Ayan. So, depende rin sa atin. Pwede natin yan i-explore. Huwag tayo matakot mag-explore. Kasi dyan tayo natututo talaga. So, Ctrl J or layer kaya copy. Ctrl T. First, lagyan natin ng ano para hindi tayo mawala. Lagi tayo mag-label. Ctrl T natin. Be sure na siya yung layer na na-select natin. So, lakihan natin yung mouth niya or yung lips niya. Tapos, delete natin yung area. By the way, yung E na pinindot ko sa ano, ito yung makikita mo, naka-highlight eraser tool. E yan sa ano natin, di ba? Yung napag-aralan natin na command, mga shortcut key command tool. So, lapit natin. Ito yung una, ngayon ang bago niya. So hindi halata, di ba? So, magandang pagkakan. So, medyo pangit ata. So, ulitin natin konti. Gamit ang Shift-Alt tool, hindi na, ang pagkakaselect niya, halimbawa, gamit mo yung Ctrl-T ka, nag-transform ka, tapos Shift lang, ibig sabihin pag Shift, kung halimbawa, ito yung pinili mo na portion, hanggang dito lang talaga, hindi naka, ano yan. Pero pag, Ctrl-T ulit, tapos Shift lang, kung ba dito. So, depende na kung dito din. Ayan, hindi siya isa lang yung portion na gagalaw. Break natin. So, pag pinindot mo naman yung Shift tsaka Alt key sa keyboard natin, tapos minove natin sa gitna or yun. Ibig sabihin, pantay yung ano, lahat gagalaw, lahat. So, pantay siya. Sa gitna, hindi siya magbabago. So, yung gilid lang niya. So, ayan. Ayan, kung kontento na tayo dyan, so, depende sa atin, no? Kung kontento na tayo dyan. Ayan. So, okay na yung paano pag-resize ng mga areas na gusto natin i-retouch or i-resize. Ganun lang siya kadali. Although, marami mga ways pa rin kung paano, but ito yung mga nakita ko na maganda, basic lang at madali. Ano pa ba, be sure i-merge natin tong mga ginawa natin na selection or na edit natin, merge natin dun sa kopya na rin. Merge natin, right click ka, be sure na na-select natin, na-highlight natin yung apat. Ito, either pindutin mo itong nasa taas, tapos pindutin mo yung shift, tapos pindut ka dito sa pinakadulo. Ayan. Or, pindut ka dito sa I, tapos control, ayan, masiselect mo na yan. Gusto mong i-merge. Ayan, click lang. So, paano mag-merge? Right click, tapos merge layers. Ayan. Or, control E, elephant. Echo sa mga keyboard natin. Ayan, naging isa na siya. So, ito yung original, ito yung bago. So, pagpapasensyahan nyo na, hindi ko na pinaganda kasi gusto ko lang makita, maipakita yung mga basic na ano. So, muli, ito yung original natin, tapos ito yung na edited na of Arabic. Sorry. Edited siya. Ayan. Tapos, duplicate natin ulit para may backup tayo sa edited natin. Ayan. Ano pa? Halimbawa, gusto natin na i-smooth yung area na to, yung mukha niya. Kasi nakikita natin, hindi siya, nakikita talaga yung ano niya. Ito, yung texture niya. So, paano ba? So, uli, select natin yung face niya. Ito, mas madali na selection. Or, either, ito, gusto mong ito. But, hindi naman madali i-select yung itong portion ng mukha niya. Pwede natin gamitin si Marquee Tool. Ayan.
Bawa. Yan lang. Ayan. Select natin. So, pag na-select natin, uli, balik tayo dun sa refine edge para maganda yung ano. Blending. So, halimbawa ganyan. Tapos, layer, via copy. Punta tayo dito sa filter, menu bar. Tapos, hanapin natin yung blur. Filter, menu bar, blur. Tapos, hanapin natin si Gaussian blur. Ito si Gaussian blur. Pindutin natin yan. So, kung napansin mo, nag-blur yung area ng mukha niya, yung sinelect natin. So, may nagpop-up dito na dialog box. Yung radius nakalagay. Kung ilan. So, ayan, nakikita natin, no? Ayan, kung gaano ka-blur yung gusto natin na mangyari. Ayan, pwede natin i-preview, tanggalin ang preview. Para dito lang, ito lang makikita natin. So, pag pinindot natin to or chinek natin yung preview na box, makikita natin yung dito na layer na or yung image natin na nagbabago rin pag in-adjust natin yung radius. No? So, halimbawa, ito gusto natin mangyari. Yan, ganyan. Okay, ganyan. There. So, blurry siya. So, napansin mo, may lagay natin ng face. Itong face na to. Itong layer na sinelect natin. Pag in-loss natin yan, ito lang nakikita natin. So, ayan, paano ba? So, gamit itong eraser tool. Tapos, itong portion na gusto mong ipakita. Dita natin. Yung, paano ba ito tawag nito? Yung i-highlight natin siya na makita siya. Since ang concern natin is yung skin niya, di ba? So, gamit ito, yan, yung eraser tool, delete natin itong portion na to. Yan. So, yung opacity natin, lakihan natin para madali. Yan. Yan, kaya huwag kayo magtaka, check niyo yung mga tools natin, baka taka tayo, ba't ang tagal naman labas kasi mag-erase. Eh, paano kasi yung opacity natin, napababaan pala natin. So, check din natin yan lagi. So, gamit ang bracket tool. Left bracket tool, pampaliit. Ayan. So, kailangan talaga magaling ka rin dito sa... Saan ba? Lakihan natin itong... Taasan natin yung opacity. Yan. So, kung napansin nyo, na-delete itong area na to, na layer. So, ang purpose natin is itong portion na to lang, yung face niya. So, ano pa ba? Mata. So, yung mata. Yan. Ayan. Yung itong portion na yan. Yan. Sabi ko, marami pa rin paraan kung paano may mga ways din na hindi lang ito. Gamit yung masking, pwede rin gawin ganito. So, since ito, I think, madali. Mga basic lang na pag-retouch. Ayan. Tapos, yung kilay. Of course. Kaya natin. Tapos, yung kita natin. Kasi, bawasan natin yung opacity. Ayan. So, ito na yung dati. Ito yung bago. Pag hindi pa kayo contento dyan, bubawa, medyo halata naman siya. So, yung portion na to, linisin pa natin para, ayan, linisin natin to para lababas yung detalye niya. Ayan. Lumabas yung detail niya. Ayan. So, be creative na lang. Tapos, opacity sa ilong niya para lumabas yung detail dito. Ayan. Hindi masyadong alaka. Ayan.
Tapos, kung hindi kayo kontento dyan, may opacity dito. Pwede natin bawasan yung opacity or pwede natin gamitin yung blending modes. So, opacity, bawasan natin para medyo hindi naman siya masyadong halata. Kasi pag ginanin natin, medyo halata siya masyado, di ba? So, anong gusto natin opacity niya is para hindi masyadong ano naman. Or, lagay natin 60. Of 60 ang opacity. Yan. 60 siya. Ito yung labas niya. Ito yung dati. Ito naman yung bago. So, pwede mong palitan yung blending mode mo. I-screen mo siya. Ayan. Medyo gumanda. Na medyo tawag nito. Lumiwanag yung mukha niya, no? So, yung opacity pwede natin bawasan. So, ganyan lang kung paano tayo maglaro. Gamit itong mga opacity, gamit itong panel area, gamit yung blending modes. So, ito yung dati, ito yung bago ngayon. So, ganun po ang isa sa mga paraan paano ma-smooth natin yung skin na gusto natin i-smooth. Muli, let us merge itong dalawang layer na to. Merge layers. Ayan, ito yung new. So, ano pa ba? Kung gusto natin i-retouch yung lips niya, lagyan natin ng medyo, gawin natin medyo pula. So, uli, gamit itong mga selection tool natin, lasso tool or whatever tools na komportable ka. Since ito, sample lang, ito, madaliin ko na. Ayan. Gamit ko yung lasso tool. Ayan. So, refine edge pa rin tayo para maganda ang blend. Okay. Tapos, gamit itong adjustment layer natin. Naalala nyo yung hue saturation. Click and then itaasan natin yung saturation. Ayan. So, napansin nyo yung pagbabago? Nagiging yan, pupula pa talaga yan. Yan. But since i-retouch natin na maganda naman, medyo depende sa atin kung comfortable tayo dyan. So, layer. Ayan na. Ayan ito yung dati, ayan yung ngayon. So, medyo sobra dito. Gagawin natin, either delete natin yung portion na yan, gamit yung eraser tool, ligtan natin yung, ayan, ligtan natin yung brush natin, ayan, tapos yung opacity natin, taasan natin, ayan, para mas madali yung pagka, ayan, or brush, gamit yung brush, gusto tayo magdagdag, or, gusto natin, gamit ang X key or foreground. Ayan. Of course, select natin yung mask. Ayan. May nagbago ba? Ayan. Ito yung dati. Ayan yung ngayon. Pwede mo pang i-red mo pa yan. Gamit itong properties natin. Click mo lang yung properties natin. Ayan. Ayan. Gusto mong ganyan. So, medyo, ano siya. Marami akong nabura. Ayan. So, depende na. Paano mo siya i-handle. Layer. So, ayan dati. Pale lang kulay niya ngayon. Medyo lighter na siya. Okay na. So, ano ba? Eye retouch. Halimbawa, ito gusto natin kasi may mga red areas dito. Halimbawa, yung picture nyo, may mga klaro masyado yung red dito. Pwede naman gamitin tong red eye tool. Of course, doon tayo sa layer. Pero din gamitin yung selection tool.
select natin tong area na to, gusto natin na i ayan select natin. So of course add tayo ng selection or shift ayan sa select area natin ayan bila naman select add of subtract natin alright whatever add tayo yan alin ba ganyan so ito yung area define age feeder of sobra yan tapos dito sa off pilit natin sa adjustment layer natin pwede tayong pumili ng curves or hue saturation pwede hue saturation yung red lang at yung babawas natin piliin natin yung red baba natin para hindi masyadong makita yung red ayan tapos balik sa layer ayan sya dati klaro ba or click natin ulit tapos curves natin lagyan natin ng medyo maliwanag ayan so depende sa atin layer ayan ito yung eye so off on off on so medyo lumiwanag na diba itong areas na to pwede rin natin yan palitan ng kulay so of course select ito yung magandang selection tool for sa kanyang itong area na to add natin ulit 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 hindi may move add natin pangit control D balik tayo move natin move ah kasi yung layer natin na naman dito na naman tayo sa eyes kaya gumagalaw dito natin dapat dito tayo sa layer na to dapat aware tayo dun hirap kasi ng mouse ko pasensya na sample lang naman eh. So pwede natin gamitin yung hue saturation, color balance, or anong gusto natin. So alin ba color balance? So wala tayong nakita, di ba? Pero pag sa slider natin, pag binago natin 'yan, pansin niyo nagbabago rin yung hindi maganda yung blending na may nakalimutan tayo. Ulit. Delete natin. Off, mali. Select natin. Tapos pwede natin i-delete. At least may selection tayo. Kalimutan natin i-refine. Para maganda naman yung blend niya. Ayan. So yun. Tapos, color balance. Ano yung bawa gusto natin? Ano ba? Blue? Green? So depende sa atin kung paano tayo timplahan na lang natin anong saan tayo komportable na depende rin sa creativity nyo so yan paano para hindi maging halata color balance ito palitan natin ng eyelid ba? Ano ba tawag nga? Eyelid? Basta I1 or I2 pwede natin bawasan yung opacity pwede natin ilagyan ng tawag nito yung adjustment layers ayan, depende sa atin no screen overlay ayan depende sa atin pwede natin i-soft light
okay, hard light or normal. So sa tingin mo may mga tawag nito malagpas dun sa areas, pwede mo na i-delete gamit yung eraser, bawasan mo lang, tapos up, mali na naman yung layer. Ayan, mask. Nangyari. So, ito yung dati. Pwede mo bawasan yung opacity. Ito yung dati niya. Ito yung bago ngayon. So far, yan po yung mga basic na retouch po sa pag-retouch. So sana po ay may natutunan tayo ngayon. Tingnan natin yung dati. Merge natin to para makita natin ang kaibahan. Ito yung original. Ito yung original, no? Ayan yung original. Ito naman po yung bago na ginawa natin. So, nakita natin yung kaibahan, no? Laki ng kaibahan. Ano ba ba? So, tingin natin medyo kuha natin itong bago. New. Tingin natin medyo mataba tayo dito sa picture natin, sa in-edit natin. Pwede natin gamitin yung Control T or yung transform. Tapos medyo i-ano mo lang konti para medyo ano naman slim naman tingnan. Adjust mo yung ano mo, image mo. Maganda tingnan yan. Depende sa'yo. So tingnan natin yung original. Ito yung original, ito yung bago ngayon. So medyo nag-slim konti, no? So paano ba gawin mo? Kasi medyo may yung tawag nito, yung may transparent areas na dito, area. Punta ka sa crop tool, itong crop tool na to. Tapos move mo lang para sa gusto mong image or final image mo. So click mo lang yung check, tapos ayan na yung final image mo. Tapos save mo na kagad yung ginawa mo. So save as or save. So ganun lang po ang kadali yung mga basic na retouching tool. So from this one to this new one. So maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga basic na knowledge na na-share sa inyo, mga basic na mga sa Photoshop. So hanggang sa muli po na pag-aaral natin, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at mag-like and share para sa future ng mga tutorials. So muli, once again, si Dodge po ulit. Maraming salamat. Mabuhay and God bless us all.